Wala pong ibang may-ari dito kundi ako. Today's video mga kalot, pumunta nga pala tayo sa Diwata Parish Overload para puntahan ang grand opening niya. Ito lang sa Quezon City, matatagpuan sa 36 Morningstar Doctor, Sunville Subdivision, Quezon City. Umagang-umaga pa nga lang talagang pumunta na ako mga kalot at talaga namang hindi ako nang papahuli. 10 AM nga pala ang bukas ng grand opening ni Diwata at syempre pupuntahan natin yan mga kalot. At pagpunta nga natin mga kalot, nakita agad natin si Diwata. Kung makikita nyo ang ganda ng preparation nila para sa gaganaping grand opening ni Diwata. At yan na nga, ini-interview ng MC ang mga guests. At syempre, isa na rin ako sa interview dyan. Sobrang kabado ko nga dyan mga kalot. At ito nga, in-interview na si Diwata about sa mga basher at kung sino may-ari ang Diwata Parish Overload. Kaya nga po Diwata Parish. Para sa alaman ng lahat, itong brand sa Quezon City ay legit po na 100% pa sa akin po ito. Na walang ibang may hawak din kundi ako. Yun na nga mga kalot, naging malinaw na sa atin na siya talaga ang may-ari na parisan dito sa Quezon City. Napakalayo na talaga na narating mo, Diwata. Yung mga bisita mo dito talaga mga bigatin. Ngayon ko lang nalaman mga kalot na marunong palang sumayo si Diwata at kumanta. Napaka-talented na at magaling pa sa business. Isa rin nga pala sa guest na to ay itong babae na to na napakagaling mag-violin. At talaga naman mapapapalakpaka kapag napakinggan mo yung violin niya. At sumunod nito, dumating na ang vice mayor ng Quezon City na si Gian Soto. Iba ka na talaga Diwata. Lahat na lang siguro ng mga artista kaya mo talagang dalhin dito. Well, deserve mo yan. At talaga nagsikap ka para lang makamit yung tagumpay na yan. Ang pagiging successful sa pagninegosyo. Nagpalaro nga pala dito si Vice Mayor at ang premyo ay 500 pesos. At ako ang napili para maglaro sa Siomay, Siopaw, Suman. At talaga naman mabubulol ka talaga mga ulot kapag talagang baligo ang dilam. At yun nga mga ulot, hindi ako pinalad at hindi ako nanalo. At ito na nga pala yung oras ng pagkakat ng ribbon. Nandiyan na si Father para bendisyon na ng parisan ni Diwata. Napaka-blessed talaga ng mga tao nagpuntahan dito kasi magiging inspirasyon si Diwata sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay niya. At talagang tutularan siya ng mga gustong maging successful sa pagninegosyo. Pagkatapos bendisyon na ni Father, namigay ng candy si Diwata at pinanabog sa mga nagpuntahan dito sa parisan niya. Mga ilang minuto nga lang, dumating na si Aramina. Ay naku mga ulot, talagang sobrang ganda niya at napakabait pa. At sinundan nito ni Vice Mayor ng Quezon City at dumating na rin siya. Grabe ka na Diwata, napakabigati ng mga bisita mo. At ito nga, nabigay ng ating mensahe si Aramina at ang Vice Mayor ng Quezon City sa nag-iisang Diwata ng parisan. Iba ka na talaga Diwata, napakasuccess pulo mo na talaga sa pagbe-business. Pagkatapos niyan mga kulot, dumating si Rosmar at si Nathan at mga kasama niya. At dito talaga ako namang ha, kasi first time ko nakita yung mga idolo ko. Tapos nandito pa si Rendon Labador, isa sa mga influencer dito sa social media. Paglit lang din talaga kami. Kasama ko si Boss Eugene, si Kuya Marky, si Rendon at si aking asawa. So ayan, para lang sumuporta kay Diwata. At syempre si Rendon nandito rin. Ayun, syempre, good morning po sa inyong lahat. Nandito kami para suportahan ang aming kaibigan, si Diwata. Sige, itodo mo, ipakita mo, na alam ka. Ganyan lang naman yung mga aganapan dito mga kolo at talagang napakasaya at talagang pinapasaya nila ang mga nagpupuntahan dito sa Diwata Parish Overload. Isang pamagpalang umaga sa ating lahat. Good morning! Good morning! Ayan, isang karangalan po, Chef Diwata. Ayan dahil andito pa rin ako hanggang matapos ang programa. Maraming salamat po. So may aabangan pa sila mamaya. Grabe mga kulot, talaga hindi ko inaakala na makikita ko dito si Chef Boy Logro ng personal. Talaga na napakabait niya at sikat na sikat din ito at kilala ng mga tao. Kakulot vlog, ipalon yung kakulot vlog kasi makatismusa lahat. Ito pala si Magdalena Fox, tapos yung kasama niya na TikToker. Ayan, nauanan ko rin. Okay, madali natin si Ma'am Aramina.
Yung mga nakikita ko sa TV at sa mga TikTok, nakikita ko na personal kagaya ni Rosmar, ni Aramina, ni Princess Tan, ni Marky Khan, ni Nita, Chef Boy Logro, Magdalena Fak, at marami pang iba ay nakikita ko na personal dahil lang yan kay Diwata. At ito nga mga kulot, in-interview sila ng ABS-CBN, ng TV5 at marami pang iba. Madami silang tinatanong pero hindi ko na nakuha na ng video, pati sobrang ingay at hindi talaga marinig sa cellphone. Sa sobrang dami nagpuntahan dito mga kulot, talaga namang napakadaming tao at napakahaba ng pila. Hindi na nga pala ako umorder ng pagkain mga kulot kasi ang haba ng pila at talagang umuwi na rin ako. Maraming salamat sa inyo mga kulot sa pagsubaybay sa akin dito. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko ngayon. Siya nga pala si Impacta mga kulot, suportahan po natin siya at napakakwela niya. At nakakatuo siya mga kulot. So paano yan mga kulot, hanggang dito na lang. See you on my next vlog, bye bye!